Rapunzel. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain ay may isang butihing mag-asawa. Isang araw, may mabuting balitang hatid ang babae sa kanyang asawa. Siya ay nagdadalang tao. Lubos na natuwa ang asawa sa balita, kaya nangako ito na gagawin ang kahit ano para sa kanya. Isang araw, sinabi ng babae na nananabik siya sa ilang malutong na litsugas. Di ako matatahimik kung di ako makakakain ng masarap na litsugas mula sa hardin ng ating kapitbahay. Kaya nagpunta ang lalaki sa hardin ng kapitbahay upang tuparin ang kahilingan ng kanyang asawa. Ngunit hindi alam ng pobreng lalaki na ang kanyang kapitbahay ay isa palang mangkukulam na nagngangalang Camila. Walang sinumang nakakaalam na ang bruha ay 150 taong gulang na. Upang magmukhang bata, ang maaari lamang hawakan ni Camila ay mga ginintoang bagay. Kaya lahat ng kasangkapan sa bahay ay may ginto. Nilagyan niya ng ginto ang mga plato, kutsara at tinidor, mga garapon, lampara at maging ang inuupuan niya. Lahat ay nababalot ng ginto. Isang gabi, may kumatok sa kanyang pinto. Ito ay ang kapitbahay na humihingi ng ilang litsugas para sa kanyang buntis na asawa. Pinayagan siya ni Camila na kumuha sa hardin ng kahit gaano karaming litsugas. Ngunit sa isang kondisyon. Kung ang iyong anak ay may gininto ang buhok, kukunin ko siya. Hindi alam ng lalaki kung ano ang gagawin, kaya sumang-ayon siya at ipinagdasal na lang na hindi magkaroon ng dilaw na buhok ang magiging anak. Pagkaraan ng ilang araw, ipinanganak ng kanyang asawa ang isang magandang sanggol na babae na may malagintong dilaw na buhok. Pinangalanan nila itong Rapunzel. Parang alam na ni Camila na ang sanggol ay ipapanganak ng may dilaw na buhok. Kaya kinuha niya ang sanggol ayon sa napagkasunduan at inuwi sa kaniyang tahanan. Inalaga ang mabuti ng bruha si Rapunzel. Palagi niyang sinusuklayan ang ginintoang buhok nito na lumalago sa bawat araw. Hindi kailanman pinagupitan ng buhok ni Camila si Rapunzel. Dahil kumukuha siya ng mahahabang hibla ng buhok, niluluto niya ito sa mahiwagang kaldero upang maging ginto. Sa aking mahika, ang kanyang mahabang gininto ang buhok ay magiging totoong ginto. Dinala ni Camila si Rapunzel sa kagubatan. Gumamit siya ng mahika upang magtayo ng isang malaki at mataas na tore kung saan magiging ligtas ang buhok ni Rapunzel. Walang hagdan ang tore, sa loob o sa labas. Mayroon lamang itong isang maliit na silid na may isang bintana. Mag-isa lamang dito si Rapunzel sa loob ng 18 taon, maliban lang kung bibisitahin siya ni Camila. Kapag bumibisita si Camila, tinatawag niya si Rapunzel mula sa ibaba. Rapunzel! Rapunzel! Ibaba mo na ang iyong ginintoang buhok! Mula sa bintana ay ilaladlad ni Rapunzel ang kanyang mahabang tinirintas na buhok. At doon nangungunyapit si Camila upang makaakyat sa tore. Nanay, bakit hindi ako makakababa upang makakita ng mga hayop at bulaklak? Ito lang ang tanging paraan para maprotektahan kita mula sa kasamaan ng mundo. Maraming mapanganib na hayop sa labas. At lahat ng uri ng masamang nilalang. Kung mapapahamak ka,
hindi ko na kaya ang mabuhay pa. Isang araw, ang gwapong prinsipe ng bansa na si Rob, na may kaparehong kaarawan ng kay Rapunzel, ay nangabayo patungo sa gubat. Sa kagubatan, narinig ng prinsipe ang pag-awit ng dalaga at magiliw siyang nakinig. Ang tinig na iyon, napakaganda! Hiya! Tinuntun niya ang pinagmumula ng misteryosong boses hanggang sa marating niya ang tore na tinitirhan ni Rapunzel. Nang umawit ang dalaga sa bintana ng tore, na agad umibig sa kanya ang prinsipe. Nilibot ng prinsipe ang paligid ng tore, ngunit wala siyang makitang pinto o hagdan. Maya-maya ay dumating si Camilla, kaya't nagtago ang prinsipe sa likod ng mga halaman dahil alam niya na isa itong masamang mangkukulam. Naku po, si Camilla yun ah. Ang mangkukulam? Anong ginagawa niya rito? Rapunzel? Rapunzel? Ibaba mo na ang iyong gininto ang buhok! Niladlad ni Rapunzel ang kanyang mahabang tinirintas na buhok upang makaakyat si Camilla. Sa sumunod na araw, bumalik ang prinsipe sa tore. Pagdating ay sinubukan niyang gayahin ang boses ng bruha at sumigaw siya mula sa ibaba ng tore. Rapunzel! Rapunzel! Ibaba mo ang iyong gininto ang buhok! Nanibago si Rapunzel sa boses na narinig, pero nilabas pa rin niya ang kanyang buhok. Mabilis na inakyat ni Prinsipe Rob ang buhok dahil nais na niyang makilala ang may-ari ng magandang tinig. Hiyat naman umakyat sa buhok? Natakot si Rapunzel nang makita siya. Sino? Sino ka? Paano ka nakarating dito? Ako si Prinsipe Rob. Naisip ko lang baka kailangan mo ng tulong dahil walang hagdanan at may mangkukulam. Hindi kita kilala. Sabi ng nanay ko, mapanganib na nilalang ang mga estranghero. Naku, umalis ka dito. Huwag ka mag-alala. Hindi ako mapanganib na tao. Nilalang, narinig ko lang iyong magandang tinig at nais ko makita kung anong pakay na mangkukulam. Narito ako upang sagipin ka. Ang mga salita ng prinsipe ay nagpalambot sa puso ni Rapunzel at hindi na siya natakot pa. Miss Rapunzel, gusto ba bumaba sa tore kasama ko? Upang maamoy mo ang mga bulaklak, makapamasyal at makakita ng magagandang hayop. Maraming taon na ring ninais ni Rapunzel na tuklasin ang buhay sa labas. Kaya agad niyang tinanggap ang alok ng prinsipe. Ah, mayroon akong ideya na makakatulong sa ating dalawa na makababa sa tore. Nang sumunod na araw, dumating si Camilla. Nagulat siya dahil nakaladlad na ang mahaba at gininto ang buhok mula sa tuktok ng tore. Siguro ay natanaw na niya ako, kaya nilabas na niya ang kaniyang buhok. Kaya nagsimula ng umakyat si Camilla hanggang sa tuktok ng tore. Maya-maya ay may narinig siyang kabayo. Pero naisip niya na baka mayroon lang manlalakbay sa malapit. Kaya hindi na niya ito pinansin. Nagpatuloy na lang siya sa pag-akyat dahil sabik na niyang makita si Rapunzel. Nang marating niya ang silid ni Rapunzel, ang laking gulat niya! Wala na doon si Rapunzel! Putol na ang buhok at nakatakas na siya sa tore! Ang ginto ko! Wala na ang ginto ko! Bakit? Rapunzel! Pinutol ni Rapunzel ang kanyang buhok at itinali ito sa isang bakal sa dingding ng tore. Kaya siya at ang prinsipe ay parehong nakababa ng tore. Mag-isa na lang sa tore, desperadong hinawakan ni Camilla ang putol na buhok ni Rapunzel. Hindi! 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 Hindi na ito po pwede! Dahil
naputol na ang buhok. Kailangan nakaugat itong buhok upang maging ginto. Ha! Samantala, sina Prinsipe Rob at Rapunzel ay dumating sa kastilyo ng prinsipe at ikinwento ng prinsipe ang lahat sa kanyang ama at ina, ang hari at reyna. Nabanggit naman ng hari na narinig na niya ang pangalang Rapunzel mula sa isang matandang magsasaka at kanyang asawa. Kaya kaagad na dinala ng prinsipe si Rapunzel sa lumang bahay ng mag-asawa na sinabing nawala ng sanggol na pinangalan ng Rapunzel. Sa sandaling binuksan ng kawawang ina at ama ang pintuan at nasilayan si Rapunzel, nakilala nila siya. Anak ko, kinuha ka sa amin ng masamang bruha na yun. Napakaraming tao na lumibas. Sa wakas nakauwi ka. Kami ang iyong tunay na pamilya. Masayang-masaya si Rapunzel na makilala ang kanyang tunay na magulang. At ano sa palagay mo ang nangyari kay Camilla na naiwan sa tore ng walang ginto? Hahanapin kita, Rapunzel! Kailangan ko ang buhok mo na nagbibigay sa akin ng ginto!